Kumusta mga bata? Narito akong muli at inaanyayahan kayo sa ating pag-aaral sa PE 3. Tayo ngayon ay nasa Quarter 2, Week 8. Ang ating aralin ay ang masaya at nakalilibang na gawaing pisikal. Sa nakaraang aralin, ikaw ay inaasahang nagsagawa ng mga galaw sa personal at general space, forward, backward, and sideward directions, high, middle, and low levels, straight, curve, and zigzag pathways, diagonal, and horizontal planes. Layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makalalahok sa isang masaya at nakalilibang na gawaing pisikal, ang isang laro. Halika, tayo ay maglaro at magsaya. Pagpasdan ang mga larawan. Alam mo ba ang mga larong ito? Nasubukan mo na ba ang mga ito? Kung hindi alam, ay tanungin ang mga magulang o nakatatandang kasapi ng pamilya patungkol dito. Maaari ninyo itong subukang mag-anak. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagmasdan at suriin ang mga larawan. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa iba pa. Nakikilala mo ba ang laro sa larawan? May lalarawan mo ba kung ano ang larong ito? Anong kagamitan ang ginagamit sa laro? Alam mo ba kung paano maglaro nito? Gusto mo bang maglaro nito? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa tulong ng iyong magulang o kasama sa bahay, magsagawa ng isang kasiyasyang laro. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Paalala, magsagawa muna ng isang maikling ehersisyo tulad ng pagpihit ng ulo pakanan, pakaliwa at pagpihit ng katawan, pakanan, pakaliwa ng may tig-8 bilang. Paglalakad sa tuwid na linya. Paraan, gumawa ng 2 guhit na tuwid na linya na may sukat na 2 metro. Dalawa ang maaaring magsagawa nito o higit pa. Tumayo sa panimulang guhit o starting line. Sa hudyat ng isa pang kasama sa bahay o magulang mo ay magpapaunahan sa paglakad hanggang sa makarating sa dulo. Ang mga paa ay nasa linya habang naglalakad. Ang unang makarating sa dulo ay siyang panalo. Mga tanong. Nagustuhan mo ba ang laro? Ano ang direksyon ng laro? Paano ka lumakad? Ito ba ay may mataas, mababa o katamtaman o gitnang antas ng paghakbang? Aling bahagi ng laro ang may paharap na direksyon? Nasasagawa mo ba ang iba't ibang posisyon ng mga kilo sa laro? Nasiyahan ka ba sa laro? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa tulong ng kasama mo sa bahay ay sagawa ng may kasiyasiya ang paglalaro ng karera ng baong. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Karera ng baong. Bilang ng manlalaro, 10 hanggang 15 ang bawat pangkat. Paalala, maaari itong laruin ng tig-isa lamang ang bawat koponan, ikaw at ang isa mong kasama sa bahay, sa gabay at tulong nila. Lugar, sa harapan o sa loob ng bahay na may malawak na espasyo. Kagamitan,
bao. Ito ang matigas na bahaging pinagtanggalan ng laman ng bunga ng nyo. At tali para sa bao na may habang 2 metro, depende sa taas ng manlalaro. Paalala, kung walang bao, ang bawat manlalaro ay dapat magkaroon ng pares ng bao. Paghahanda ng kagamitan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng butas sa isa sa mga mata ng kalahating bao ng nyo. Lalagyan ito ng tali. Ilalagay ito sa butas, hihilahin at gagawa ng malaking buhol sa ilalim ng bao. Kung walang magamit na bao ay maaaring gumawa ng sariling gamit na kahintulad ng bao. Pagkaroon lamang ng pagsusuri mula sa kasama mo sa bahay. Paghahanda sa palaruan, gumuhit ng 2 magkatapat na linya na may 1 metro ang pagitan. Ang isa ay siyang magsisilbing panimulang guhit at ang isa ang dulong guhit, pamamaraan ng paglalaro. Tumayo sa panimulang guhit o starting line. Sa ujat ng isa pang kasama sa bahay o magulang mo, ay pagpapaunahan sa paglakad na nakasapay ang paa sa bao. Nakasingit sa hinalaking daliri ng paa ang tali na nasa bao hanggang sa makarating sa dulo. Ang mga paa ay dapat nasa linya habang naglalakad o nagpapaunahan na makarating sa dulo. Subuking sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano isinagawa ang paglalaro ng karera ng bao? Anong kagamitan ang ginamit sa ganitong uri ng laro? Ang laro pang ito ay kasiyasayang gawain? Sa nanalo, ano ang ginawa upang manalo? Nagpakita ka ba ng kalistuhan sa sariling disiplina habang ginagawa ang laro? Kung ikaw ay natalo, ano ang gagawin mo sa susunod na magkaroon muli ng laro? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay naglalarawan ng larong karera ng bao. At lagyan ng X kung hindi. Kopyahin at gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ang larong karera ng bao ay isang uri ng katutubong laro. Ikalawang bilang, ang bola ay ginagamit sa larong karera ng bao. Ikatlo, ang manlalaro ay naglalagay ng bao sa ilalim ng paa na hindi na ang tali sa pagitan ng hinlalaki at hinahawakan ang dulo ng tali. Ika-4, ang panimbang ng katawan ay kinakailangan sa laro. Ika-5, ang karera ng bao ay nangangailangan din ng lakas ng mga binte. Narito ang mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sa iyong kwaderno, kopyahin at sagutan ang gawain. Lagyan mo ng check ang angkop na kolum na tutugma sa inyong sagot batay sa iyong pakikisangkot sa laro. Mga pamantayan, oo o hindi. Unang bilang, isasagawa mo ba ng wasto ang karera ng bao sa mataas na posisyon? Ikalawa, na isasagawa mo ba ng wasto ang karera ng bao sa mababang posisyon? Ikatlo, na isagawa mo ba ang wastong panimbang gamit ang bao? Ika-4, nasiyahan ka ba sa laro? Ika-5, na isagawa mo ba ng wasto ang kabuuang laro? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumuhit ng mga kagamitan na ginamit sa larong karera ng bao. Kulayan ang mga ito ng nais mong kulay. Gawin ito sa isang malinis na papel. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba, pamantayan ng kasanayan. Ang gawa ay nagpapakita ng mga kagamitan na ginamit sa larong karera ng bao. Nakapagbibigay ng maganda at malino na pagpapahalaga sa laro. Nagpapakita ng pagkamalikhain. Markahan kung ito ay mahusay, maayos o kailangan ng pagsasanay. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Mag-isipan ng isang laro o gawain pisikal na makatutulong sa iyo. Itala ang mga kagapitan na kakailanganin, lugar na maaaring paglaruan at pamamaraan ng laro.
Gawin ito sa isang malinis na papel. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba. Sa iyong kwaderno, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Ang mga larong patlang ay tumutukoy sa mga patlang laro na sumasailalim sa ugali ng pangkat ng mga tao at nagpapakita ng lokal na kultura sa pamamagitan ng patlang. Ang karera ng bao ay isa sa mga larong ito na gumagamit ng paras ng bao na may tali. Mahalaga na magkaroon ng isang patlang at nakalilibang na gawaing pisikal. Makatutulong ito sa iyo upang lalo ka pang maging patlang. Ang mga salitang pagpipilian ay katutubong, sinauna, ehersisyo, bao, masaya, malisog, kasiyasiya. References, 5 Out Learners Material, Grade 3 PE, 2nd Quarter, pages 29 hanggang 36. Nakatapos tayong muli ng ating araling ngayon, mga bata. Sana ay para sa mga bata. Huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat!